Ginawan ko nga ng DIY sensory flashcards ang baby Aji. Super dali lang nito, mga mare. Nag-download nga lang ako ng mga printable image ng mga objects na gusto kong gamitin. Pagka-download ko nga ay in-edit at ni-layout ko naman sila sa my Word. Basic na nga lang ang paggamit ng Word ngayon, kaya malamang mga mare, kayang-kaya nyo din itong gawin. Kung napansin nyo nga kanina, habang naghahanap ako ng madadownload kong image ay puro lamang ito black and white. And yes, tama kayo nang narinig. Black and white color lang ang ginagamit sa stimulation sensory flashcards. Ang mga babies daw kasi ay limited lang sa black and white ang kulay na kanilang nakikita kapag sila'y bagong sila. Pero may mga stimulation cards din pala in colors red, black, and white. Nare-recognize nga din daw ng mga baby ang color red, gawa nga ng mostly color red daw po ang nakikita nila nung sila'y nasa sinapupunan pa lang natin. Kaya yung mga ganitong uri ng visual aids muna ang recommended para sa mga babies upang matulungan ma-stimulate at ma-promote yung development ng kanilang vision. At pwede ka na nga daw mag-start na mag-introduce ng stimulation flashcard kay baby at birth up to 4 months. 4 months above kasi ay nakikita na din ng mata nila yung mga nakikita ng mata ng isang adult. At dahil medyo madami-dami pa naman ng aking time, ay ginawan ko nga ang baby Adi ng DIY stimulation flashcard. Ang bala ko nga gawin dito pagkatapos kong i-layout ay ipiprint at ilalaminate ko sila. Kung wala naman kayong mga printer mga mare ay hindi din yung problema dahil po pwede pa rin nyo naman itong i-drawing. Naisipan ko ang gawa ng ganito ang baby Adi dahil nakita ko nga ito sa may Shopee. At dahil problema ko nga kung saan ko kukunin yung 200 pesos na ipambibili ko ay naisipan kong mag-DIY na lang. Madali din lang naman kasi at hindi na nga ako gagastos. Gustong gusto ko din kasi yung mga ganitong gawain, yung nagpiprint, tapos gugunting-guntingin mo. At ngayong may laminator na ako ay gustong gusto ko na rin mag-laminate. Dati nga sa school ko lang napapakinabangan tong laminator na to. Ngayon napapakinabangan ko na rin siya sa paggawa ng mga gamit ng anak ko. At murang-mura ko lang din to nabili. At kung gusto mo nga rin bumili ng ganito ay ilalagay ko na lang din yung link niya sa may comment section. Balik nga pala tayo dito sa may stimulation flashcard. Best time ngang ipagamit kay baby itong mga flashcard na ito ay tuwing tummy time. Pwede nyo ang ilagay ito sa harapan nila 8 to 11 inches ang layo sa kanilang mga mata. Or kung hindi naman during tummy time ay kapag nakahiga kayong dalawa. Bukod kasi sa natutulungan mo siyang ma-develop yung kanyang vision ay nagkakaroon din kayo ng bonding. Ano mga mare? Okay ba yung ginawa ko? Gagawin ko na ba itong business? Nga pala ay 12 by 12 ang size ng mga flashcards na ginawa ko. Magdadalawang buwan na lang baby Aji at maya-maya ay nagugutom siya. Kaya naman maya't maya pati ang ina ay nagugutom din. Yung katatapos ko lang kumain maya't maya ay nakakaramdam na naman ako ng gutom. Kaya naman nag-crave at naisipan kong magluto nga ng Cerelac. Hindi po iyan Cerelac. Ito po ay ang aking mixture ng all-purpose flour, ng water, ng sugar, tsaka ng banana. Yes mga mare, ako nga ay magluluto ng banana fritter. At heto nga ngayon ang magiging merienda ng isang breastfeeding mama. Hindi ko nga alam kung normal lang ba kasi yung nararamdaman ko pagkatapos kong kadadyahin ng baby ad. Yung feeling na hapong-hapo, uhaw na uhaw, tsaka gutom na gutom. Ang lakas at ang galing na din kasi talagang dumedi ng baby adi sa akin. Yung para bang hindi siya nabubusog at nagmumukha at ginagawa na niya akong pacifier. Kaya kahit nga magdadalawang buwan pa lang siya ay mukha na daw siyang 6 months. Grabe, ang galing ng breastfeeding. Ang bilis lumabaw ni baby Aji. Parang kailan lang nung pinanganak ko siya. Kaya sa mga mom to be dyan na gustong magpa-breastfeeding, ako sinasabi ko naman sa iyo, i-go mo yan, i-push mo yan. Alarudon, bayon!